Sleep down. Pare. Thank you. Thank you. See you. See you. See you. I'll see you there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Kamusta kayo? Mainit ano? Okay na yan. Yawa ang Diyos. Papunta tayong bayan. Hi. Nay. Nay. Oh, lumalabas talaga yun. Mainit eh. Ah, Sampalo! 551. Nay! Ganda araw! Thank you, thank you! Thank you, thank you! Hi! Hi! Hello. Diba? Kahit na bundok, nakababa sila. Puro bundok na doon. Nakabuhat na doon. Hi! 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 Hello! Hello! Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Hi. Hello. Hello. Hi. Are. Ay, sarap ng hangin. Hello. Alam ko abutin eh. Kawawa naman si Reds. Kasi lang Reds. Magandang umaga! Nakahalis ko! Yes, sir! Hello! Hi! Good morning. Good morning. Diba? Para magpa-araw sila. Thank you, thank you, thank you, thank you.
Yes, sir. Hello, Nay. Magandang araw. Thank you. Thank you. Hi. Magandang araw. Hoy, magandang araw. Hi. Magandang araw. Hello. Magandang araw po. Hi, magandang araw sa inyo. Thank you. Oh, nga. Nay! Nay! Magandang araw sa inyo. Nay! Magandang araw. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Hi. Hi. Hello. Good morning. Thank you.
Thank you. Thank you. Hi. Good morning. Thank you. Good morning. Hi.
Parang Allen with love. Thank you. Ano na araw? Thank you. Ano na araw? Hi! Libas pa sila. Hello! Hi! Thank you. Thank you.
po tayo ay mapagsimula. Kaya may program na sila na. Isang po ito, una po ipapakilala siya ay dati mamamata sa Autonomous Region of Muslim Mindanao at naging membro ng Bangsamoro Transition Commission na umalakas ng Bangsamoro Basic Law para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid na Muslim sa Senado, ang kandidato ng Aksyon Demokratiko sa pagkasenador, Ms. Pamela Guto. Nagigising sa alas dos ng umaga, hindi alam minsan kung anong nakakain ng aking anak na aming nataunggulan sa Marawi. Para makaisa sa Samar, para makaisa sa isang bata na naunang basurero. Ako ay naging bakwit ng gera ng Mindanao. Walang naiwan sa amin, sunog lahat, bomba lahat. Naiwan lahat, muntik na ang aking anak, hulugan ng bomba. Bakit ako nakiisa sa isang batang nakikita ko na pinakain niya Manilenyo, hindi Manilenyo. Binigyan nila hospital kanina, Manilenyo, hindi Manilenyo. Christian o Muslim, Isko Moreno, Tumabasa. Kaya kapitan, ikaptin nyo na yung presinto. Mananalo ang isang waray, ikaptin nyo na ang presinto. Nasa inyong kamay. Dahil ako ay nanggaling sa crisis rescue, mga kasama ko kayo, disaster risk, yung aking nag-host, yung right-hand ni Governor, kami, si Josh. Disaster risk. Alam niyo ba na hindi lahat ng barangay ay may ambulansya? Siya lang si Isko, binigyan kami sa Maynila. Alam niyo ba, hindi nasa batas na may katubigan pag nagkasunog. Binigyan niya ang ating mga fire truck ng karapat-dapat na teknolohiya, si Isko Moreno. Yan ang tindig ng isang babae. At ang kanta ay sinabing, parang di ko yata kanya sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig pag ang puso ay nag-iisa. Nag-iisa ako, tatay, pag hindi mo tulungan ang ating mayor. Hindi namin kaya kasi wala kaming taba. Wala kaming masin. Hindi namin kaya makipagsiksikan sa presinto, Mayor. Isko, kailangan ko ng ganitong ano yun. May mabibil ako, pero pag makipagsiksikan sa presinto, hindi ko na kaya. Sir, kaya mo yan? Promise? Para kay Isko, promise? Ilang kilo? Makawala sa'yo. Para kay Isko. 20. 20 kilo. 29. Mananalo ang isang buhay! Kaya ang isang Mindanawan ay nakiisa sa isang batang magagawa ng historia. Kaya babae, makiisa kayo. Gumalaw kayo, makichismis kayo, magmarites na kayo sa para kay Isko Moreno Tumabos. Si Samira Guto ay tutok, 32 ang waistline. Marian Rivera ng Mindanao, kapitan. Ikwento niya rin ang isang Samira na Marian Rivera ng Mindanao. Para sa isang waray na kapatid ko, si Isko. At siya ay kumakatok, may konting utok. Samira, Sir Mayor, utok is brain, di ba? Gutok, may utok, kumakatok. Sa inyong puso, 32, senador ninyo, mabuhay kayo. Sama-sama. Muli po palapakan naman po natin, Ms. Samira Guto. Ang ating susunod.
Nelson po ang tagapagsalita. Siya po ay naging konsehal ng lungsod ng Quezon ng 6 na taon. Kilala siya dahil napapanood niya siya sa telebisyon sa legal drama series Kapag Nasa Katwiran, Ipaglaban Mo. Para sa pagbakay at libre servisyon legal para sa mga mahihirap, kandidatong senador ng Aksyon Demokratiko, Jopet Sison. Maganda umaga! Binabati ko ang ating mga mayor, vice mayor at ang mga konsehal na nandito sa ating team Talaboy. Palakpakan po natin ang team Talaboy. Nanonood kayo ng aming programa? Kapag nasa Katwiran, Ipaglaban! Yan ako kami nandun. Ako yung anak, ha? Makakala nyo, ako yung tatay. Dahil sa haba ng aming programa, halos 3 dekada na, kami patuloy na nagbibigay ng kaalaman legal sa milyong-milyong Pilipino. Ang dami pong nagtatanong sa amin, yung dalaga may anak, kanino daw ang apelyido? Yung apelyido? Kanino? Dalaga may anak at apelyido sa nanay. Pero kapag may kasulatan na kinikilala ng tatay, pwede na. May bagong batas tayo, pwede nang kunin ang apelyido ng tatay. May divorce ba sa pinas? Meron tayong psychological incapacity. Katulad din po ng divorce, pero wala pong divorce sa Pilipinas. At marami po lumalapit sa amin, inaresto, hindi pinalalabas, hindi naman sinasampahan ng kaso. Ang mahirap po sa aming sitwasyon, nakakapagbigtaman kami ng libreng payo. Kapag ka nangailangan na ng tunay ng abogado sa korte, hindi po namin mabigyan, matugunan. Delimitado ang aming kakayahan sa pagbibigay ng payo. Ako po'y humaharap sa inyo para po maging inyong representante sa Senado. Para po bigyan natin ng sapat na representasyon ang mga naaapi upang mabigyan ng sapat na proteksyon sa batas. Ipaglaban po natin ang inyong karapatan sa Senado. Iboto po ninyo, Jopet Sison, para Senador. Naging barangay kagawa din po ako. Kanina kausap ko po yung ating mga taga-barangay. Naranasan ko po yung ginigising na madaling araw dahil nagsabunutan ng mga Marites. Yung anak, kinagat ang aso ng kapitbahay. Naranasan ko po yung mga nanay umuta, hindi nakabayad, hinaharas. Eh ngayon sa Facebook, ang bilis na umutang, isang pindot po nila, may utang ka lang. At ikaw ay hahaharasin. Marami po tayong mga batas na kailangan po natin palakasin. Isa na po yan, ang batas sa barangay. Ang barangay ang direktang nagseservisyo sa tao. Pagka meron tayong problema, sa barangay tayo unang pumupunta. Kaya tingnan na natin palakasin ang barangay, magkaroon tayo ng Magna Carta of the Barangays. Nang sa gayon, ang sweldo, ang pondo, lalakas ang barangay, hindi lamang sa trabaho, lalakas pati sa pondo, ang direktang makikinabang ang mamamayan ng buong Pilipinas. Yan po, ipaglalaban natin. Nagtrabaho din po ako sa housing 11 years. Naging Assistant General Manager ng National Housing Authority ng 4 taon. Kaya naikot ko po ang buong Pilipinas. Nakita ko ang mga resettlement site. At naging Presidente ng National Home Mortgage Finance Corporation ng 7 taon. 11 taon ang buhay ko nasa pabahay. Kahit pa paano, naging eksperto na rin po sa bahay. Sino po dito ang may problema sa pabahay? Taas po ang kamay. Wala. O sino may gusto ng bahay at lupa? Kasama ba kayo? Lahat ng nagtaas ng kamay, hindi ko kayo mabibigyan ng bahay. Pero, alam po natin ang proseso. Pinag-aralan natin ang proseso. At ako, nagtrabaho ng 11 years, pero dun sa Maynila, sa loob ng 3 taon, 7 pabahay ang naitayo.
ang tingin po ninyo ng tatlong taon? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Maseco Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. Mahigit 3,000 pamilya ang nabigyan, ang pinakamahirap na pamilya, nabigyan ng pabahay sa lungsod ng Maynila. Dahil po sa taong ito, aksyon agad, tao muna, mamamayan muna, mapagkakatiwalaan ang ating susunod na Pangulo, Isko Moreno Bongbongso. Ang ginawa po sa Maynila, gawin na po natin dito sa Samar. Ang mayor ng Maynila, gawin na po natin Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Bongbongso. Dumaan po tayo sa pandemya, na problema tayo sa kalusugan. Eh, kailangan natin ng isang tao na tutugon sa problema ng kalusugan. Yun pong pinagkakatiwalaan ninyo. Eh, walang iba po yan. Yung merong 17 million followers sa Facebook, ang ating susunod na Vice President, Doc Willie Bong. Magbibigay representasyon sa karunungan, sa kaalaman, magbibigay representasyon sa kalusugan at sa kabuhayan. Ang tao pong ito, boses pa lang, ulam na. Mamaya, pakantahin po ninyo ang ating susunod na senador, Carl Balita. At narinig ninyo, magbibigay representasyon sa kababaihan, sa kabataan, eksperto po sa krisis. Kapatid nating Muslim, susunod na senadora, Samira Buto. At para po sa pamahay, para sa pagpapalawig ng kalaman ligal, para sa pagpapalakas ng barangay, ang inyo pong kasamang nasa Katwiran. Kapag nasa Katwiran, job and season po para senador. Kaya ng umaga, maraming salamat sa inyong hindi na pagtanggap. Salamat po. Muli po ating Senado Jopet Season. Ang ating susunod po na tagapagsalita, siya ay minatlong profesyon, registered nurse, midwife, at professional teacher. Isang ordinaryong batang probinsyano na umunlad at tumutulong sa madaming Pilipino. Ang mabuting balita para sa kalusugan, kabuhayan, at karunungan, ang mabuting balita ng Senado, Dr. Carl Balita. Morning! Mainit po ba? Gano'n kaya kainit yung 11 buwan na ikaw ay naglalayag mula Hawaii hanggang Pilipinas? Kilala niyo po ba? Pinag-uusapan natin. Si Florentino Das. 11 months tumawid mula Hawaii hanggang Pilipinas para makabalik. Nakilala ko siya ngayong araw na to at ako'y naging fan niya. Pinost ko sa Facebook ko. Bilang isang guro, gusto ko tutunan ng lahat ng Pilipino ang istorya ni Florentino Das. Palakpakan niyo po. At sa araw na to, may papakilala ko sa inyo na ang kanyang acronym ding Das. Nung binasa ko, kung hindi pa nababasa yung rebulto, may mahabang nakasulat na Ingles. May tatlong salita at pinikap doon. Ang unang salita ay dream. Pakisabi nga po? Dream. Lang sa inyo, dream. Sa Tagalog, pangarap. Pangarap. May pangarap ba kayo? Yes. Okay, pangalaman na basa kong salita doon ay adversity. Pakisabi, adversity. Adversity. Mga unos ng buhay, mga paghihirap. May paghihirap ba kayo? Yes. May pinagdadaanan ba kayo? Yes. Ang S, spirit. Everybody say. Spirit. Pakisabi, spirit. Spirit. Alam nyo, yung dream, adversity, spirit, yan ang nakita ko sa nais kong Pangulo na galing dito, isang Samareño sa dugo. Walang iba kung hindi ang nais kong Pangulo, ang nais yung Pangulo, Isko Moreno. Pag sinabi ko Isko Moreno, sabihin nyo, aton ini. Isko Moreno, ladies and gentlemen. Bakit aton ini? Ang dugong nananalaytay sa kanya, his blood is from Samar. Because from Allen, ang kanyang nanay. Palakpakan nyo po ang inyong anak. Ang anak ng Allen. Hindi ako makapigil sa sarili ko nung binabasa ko ang istorya ni Florentino Das. Saan galing ang tibay ng buhay niya? Saan galing ang kanyang pakikipaglaban? Yan ay nanggaling sa kanyang pangarap.
at inamid niya ang adversity at hindi siya nawalan ng spirit, hindi siya nawalan ng lakas ng loob. May tanong ako sa inyo, kayo ba ay may lakas ng loob tulad niya? Kayo ba may pangarap tulad ni Florentino Das? Kayo ba may pangarap na tulad ni Isko Moreno na makatawid? Si Isko Moreno ang tinawid niya kahirapan. Si Florentino Das ang tinawid niya karagatan. Pareho sila ng istorya at pareho sila ng ginawa sa kanilang buhay. Palakpakan niyo po silang dalawa. Ang pangalan ko po ay Karen Balita. Ako po ang mabuting balita. Ako po ay Moreno. Kitang-kita niyo naman. Sunod na po kami sa araw. Palakpakan niyo naman po kami. Gusto ko na sa ilalim ng araw dahil gusto ko maramdaman ang labing isang buwan na tinawid ni Florentino Das. Mga kababayan, konti lang ang araw na dinaranas natin kumpara sa dinaranas niya. At ito sasabihin ko sa inyo, konti lang ang hirap na dinanas nyo kumpara sa hirap na dinanas ng isang Isko Moreno na iahatid natin sa Malacanang bilang susunod na Pangulo. Palakpakan po natin yan. May tatlo po tayong problema. Problema ng kalusugan. May problema po ba tayo sa kalusugan? May problema ba tayo sa karunungan, sa edukasyon? Malaki. May problema ba tayo sa kabuhayan? Taas ang kamay na walang pera? Taas ang kamay na maraming utang? Yan ang problema ng kabuhayan. Taas ang kamay na walang trabaho? Wala pinagkakakitaan? Mga kababayan, pwede po ba mag-apply? Nag-apply po ako bilang senador. Sabi niya, may problema tayo ng kalusugan. Pwede po ba mag-apply? Ang kauna-unahang nurse, midwife, na tumakbo sa senador sa larangan ng Republika ng Pilipinas. Pwede po ba mag-apply? Pwede po? At ang mga po ano? Karol Balita. Sabi niya, may problema tayo sa karunungan. Meron tayo problema sa karunungan? Sa edukasyon? Pwede po ba mag-apply ang isang guro? Ako po ang nag-iisang guro na tumatakbo sa senador at ako po'y doktor ng edukasyon kaya naiintindihan ko po ang problema ng edukasyon. Pwede po ba mag-apply? Tatanggapin niyo po ba ako? Bilang aplikante niyong senador at pangatlo, everybody, kasabi ng lahat, kabuhayan. Ang kabuhayan po ay talaga ako dahil 20 taon po akong kasama ng maliliit na negosyo sa programa kong Radyo Negosyo. Kung napanood nyo man po ako, yan po ay sa ABS-CBN, ang programa ko po ay Radyo Negosyo. Mga kababayan, hindi ko po sasayangin ang tatlong lisensya ko at 2 doctoral degrees ko para paglingkuran ang bayan Pilipinas dahil yan ay sa imbitasyon na nais kong Pangulo, na nais yung din Pangulo, Isko Moreno. Palakpakan niyo po. Ang hirap ng buhay, di po ba? Pero may kailangan tayong gawin, tama po ba? Mayroon, pwede ba po umawit ng konti? At itong awit na ito para sa inyong lahat. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubukan. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi ang pangarap nyo ay makakamtan. Basta mag-isko ka na. Huwag niyo pong kakalimutan ang mahal ng bayan at doktor ng bayan. 27 years na ipinkot ating lahat ng libre, Dr. Willy Ong bilang Vice President. At ang gagawin din ang gawin ipaglaban para sa mga kababaihan sa Mirang Butok. At kapag may kapirang ipaglalaban niya tayo, Jopet season. At kung hindi po kakalitan ang mabuting balita ng kalusugan bilang isang nurse, isang midwife, ng karunungan bilang isang guro at doktor ng edukasyon, at ng kabuhayan bilang isang kakampi ng maliliit na negosyante. Ano po pangalan ko? Tanggap na po ba ako sa trabaho? Isasama niyo po ako sa listahan. Marami salamat po. Kahit balita po, mabuting balita ng Senado. Thank you. Muli po palakpakan po natin ang mabuting balita ng Senado, Dr. Karol Balita. Ang susunod po natin nagpagsalita, si Dr. Willy Ong ay 27 taon nang naghahatid ng libreng servisyong medikal sa mga mahihirap na komunidad sa buong bansa.
Sa kasalukuyan, kinalamig siya sa pagbibigay ng libre payo ukol sa kalusugan ng mga Pilipino kasama ang kanyang libahay na si Doc Lizaon. Ang doktor ng bayan at ang ating susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Dr. Willie O. Yes, ako po si Dr. Willie Ong. Baka napapanood niyo ako sa Facebook, sa YouTube. Salamat po. Sana nakakatulong yung mga pari namin. O baka nagulat kayo, pumasok tayo sa politika. Kami lima po nandito dahil gusto namin tumulong sa ating kababayan. Yun lang po talaga ang dahilan. Di kami mga politiko, gusto namin magsindi. Nakita namin dito sa Samar, marami talaga kailangan. Maraming kahirapan. Lalo na, alam niyo naman, nalinya ko bilang internist cardiologist, di ba? Kailangan tapusin natin yung pandemya. Pag hindi natin tapusin yung pandemya, halos lahat talaga maghihirap. Kaya, para matapos natin, kailangan magtatayo tayo ng maraming ospital. Ang plano natin ni Mayor Isko, magtatayo tayo ng 17 regional hospitals sa buong Pilipinas. Diba? Para maabot. Nagawa na to ni Mayor Isko sa Maynila. Merong bagong hospital ng Maynila. 10-story po ng air condition. Nagawa niya 2 taon lang. Nakagawa rin siya ng COVID-19 field hospital. 500 bed yun eh. Marami natutulungan. Alam po, kailangan ninyo eh. Sa tagal ng panahon, yung sa kalusugan, yung mga libreng gamutan, sa high blood, sa diabetes at iba pang bagay. Napakahirap yung mahirap na tapos magkakasakit yung nanay mo, tatay mo, hindi mo madala, hindi mo magkakit yung PhilHealth mo at iba pang bagay. Kaya yan ang sinasabi sa akin eh. So at least dito sa linya ko, gagawin ko po lahat na makakaya ko, magtulungan kayong lahat, hindi lang taga Maynila, kasi nakita kong napakabait ng mga taga Samar. Diba? O, iba yung pagmamahal, iba yung nakikita at nararamdaman namin eh. O, hindi po sa binubuklaw po kayo. Talagang iba yung pagmamahal. Lalo na dami nating mga kailangan po tulungan dito. Si Mayor Isko sa Maynila, ang dami rin niyang ginawa. Sa senior citizen, nagbibigay siya ng 500 peso kada buwan. Tapos, ang birthday, may birthday cake, may 800 pesos pa. Ang mga estudyante, nag-aaral, lahat may 1,000 pesos. Estudyante, ha, nag-aaral. May libreng laptop, may tablet. So, maraming binibigay at ngayon tuloy-tuloy yung mga ayuda. So, yung ginawa ni Mayor Isko sa Maynila, yung hospital, yung eskwelahan, yung mga pabahay, kaya gawin sa buong Pilipinas eh. So, nandito kami para magsilbi, hindi po kami pagsisilbihan. Alam niyo naman, hindi po talaga ako politiko eh. Kasi hindi ako masaya sa mga payo-payo lang sa inyo, di ba? Nga niyo mas mabigat yung mga kailangan operahan. Si Mayor Isko, nagpa-opera na siya ng 20 liver transplant. Nakarinig na ba kayo ng liver transplant? Napakamahal nun. 2 million ang ginagastos doon sa bawat bagay. Nagpagaling siya ng 20 liver transplant. No, vice mayor pa lang siya. Oo. Hindi niya binabalita, nakikita na lang ang hindi siya kung pupunta. Kasi napakahirap. So kahit yung mahal na gamutan, nagagawa niya. So maraming salamat po. Sana po bigyan nyo kami ng chance. Kasi talagang seryoso kami. Natutulong po sa inyo. So Mayor Isko bilang presidente, huwag kakalimutan ang ating 3 senador. Diba? Napakabait, napaka-pure ang puso. Samira Gutok, representation natin sa mga Muslim, sa mga kababayan. Attorney Joven Season, napakatiging, nabukado, at syempre, galing pumante, at daming, at maraming alam sa lahat, Dr. Carl Balita. Salamat po, Mayor, Councilor, sa pagtanggap sa amin. Thank you very much, God bless po. Muli po maraming salamat po, Dr. Willie O. At para magbigay po ng kanyang mensahe ng pagtanggap, at ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin ang ama ng bayan ng Allen, Mayor Rod Talaoy Suwan. Mau pa rin na aga sa ato matangan. Palatakan niyo lang ka. So, anak,
atong dugo sa atong bungto. Ika sinado kag-alin. Lamang lang sa akin ang isang baliko. Pero pareho kami, okay. Pareho kami, okay. Ang ating susunod na presidente, mahal natin lahat, President Isko Moreno Tumagoso. Thank you, Mayor Rod. Palapakan natin si Mayor Rod. Mga konsel natin, palapakan natin. Maupay nga. Kumain na rin. Hindi pa kayo kumain? Pilipas. Tingin ako na nga yung pili. Noong araw, naalala ko na ito. Siyempre, mga parientes ba? Kamagana. Tatay ko, nanay ko. Ano nga yan eh? Saris, alin. Tapos mga taga-antibi. Pero yung dito sa Samba, yung mga kaanak nila, pagpupunta ng Manila yan, may dalang-dalang ano, Sandobar. Sandobar. Ano yung Sandobar ng araw? No. Yung plastic? May dala yung pili. Kaya lang, pahirapan. Kasi yung binigay sa amin, sariwa. Yung nasa ano pa? May balak pa? May balak pa? Gusto martilyo. Martilyo ko na martilyo. May bata ko. Malama. Patay ang buko. Ang sarap kasi ng pili sa liwa. Eh ngayon, matamis yung kanina. Yung tinira ko. Kaya naman na ako sa inyo. Ibi, hindi pa kumain. Ako, tapira na ng pili. Anyway, ayaw kong pakahabaan. Nasa gitna tayo ng araw. Masaya-masaya ako. Maliit man itong bayan natin. Parang nakita ko na yung buong bayan natin. Kaya maraming salamat sa inyong pag-aaral. Ngayon, mga kapumayan, kahit na basta tayo, lahat dito sa Samar, hinihingi ko kayo ng tulong. Aton ini, sabi nga, nung si Carl Balita, ano yung Carl? Ano yung sinasabi mo ka, aton? Aton ini. Aton ini. Ayan, no? Kaya siya nagsasabi kahapon. Yes, si Carl, teacher. Ang sa akin lamang, alam niyo, pag ako nakita ninyo, Tagalog na Tagalog. Di ba? Tagalog. Pero hindi ko naman yan yung pinagkakaila. Ako pinanganak sa Tondo. Lumaki sa Tondo. Naging basurero sa Tondo. Sidecar boy sa Tondo. Nag-artista sa Tondo. Artista rin pala. Naglingkod sa Tondo bilang kusiyar, bilang vice mayor sa Manila at admin. Buong buhay ko, Tondo, Manila. Pero, hindi pwedeng i-ugli, hindi pwedeng itangki na ang dugong nananalanday sa akin. 100% isaya. Yung tatay ko, taga Panay Island. Yung nanay ko, Samar. O isang tuguan ng dugo yun. Pwede? Pwede! Hindi ko nakasalanan ni panganak sa Tondo. Tama ba? Tama! Kayo, dito, lalo na yung may mga edad. Marami sa inyo nang araw sa Maynila, no? Punta sa Maynila, para yumaman. Tama? O yun yung nanay ko. Pumunta ng Maynila, pagdating sa Maynila, is water. Asitera. Nagtalim na nagtalim. Nang dos por dos, papag, yero, nagtaling ng dos por dos, bakay ang tumubo. Ganon kahirap ang inabot ng nanay ko. Ganon kahirap dito sa bayan natin. Bakit sila nagpupunta sa Manila? Marami namang lupain dito. Marami namang pwedeng ayusin dito. Alam niyo bakit?
almost 60 years, wala kayong naging kandidato na nanalo sa national government. Kwentay ninyo, i-google ninyo, tingnan ninyo, sila nakapag-produce na. Halos tuwing eleksyon, may napoproduce yung mga probinsya nila. Kayo? Pura. Boto naman kayo. Tama? Biniboto niyo naman sila. Tama? Sabi nga yung nanay, sabi yung nanay ko, binigal-galing siya, o yung patas. Hangyo. O ngayon, kahit kayo, merong kompetensya dito. Eh, lokal yan, normal yan. Kayo naman na mag-decision. Pero meron kayong pwedeng pagkaisa. Buong Region 8. Eh ngayon lang kayo magkakaroon ng kandidato, tapos presidente pa. Tama ba? Pwede? Posible? Kasi ako, naniniwala ako, yung pinaghuhugutan ko ng lakas ang loob kayo. Dahil ang kalaban ko mabibigat. Mga antas sa syudad pa, sabi ng nanay ko. Talagang bigatin. Diba? Bigat. Pero ako naniniwala ko, mas marami ang boto nyo kaysa boto nila. Eh sila, tingnan ninyo, isang malaking bahay, 1,000 square meter. Ang butante, dalawa. Tama? Dito, 20 square meter, ang butante, lima. Tama ba? Sino mas marami? Tayo? Ngayon, sige. Ito, magkasunduan tayo. Kasan na natin to? Ang laway nyo ba nasasanta? Hindi na lang sasanta laway. Ako, laway ko nasasanta. Ibig sabihin, kapag may sinabi ka na, paninindigan mo na. Tama o mali? Nasasanda ba laway nyo? Yes. Hindi natin. Alam na natin. Alam na natin, 6 na dekada, walang representasyon ang sama. Alam na natin, pare-pareho. Diba? O ngayon, susubok tayong lahat. Ang tanong ko, susuportahan niyo ba kami ni Don Pili? Ako binubulan din niyo lang ako. Promise? Promise! Sabi sa akin nila, 26,000 lang daw ang populasyon dito. O, sabi ko naman, 26,000 times 2. 52,000. Times two. Million na yun. Tama ba? Ano natin gagawin? Teka muna. Asa ka may nasusuporta sa amin? Walang ibang ba? Mga konti. Promise. Cross my heart. Mamatay man siya. Tama siya. Malis ha? So, supportahan nyo kami. O ngayon, tayo, maliit na bayan. Maliit na bayan. In fact, maliit na rehiyon. Kaya nga kayo hindi pinapansin. Pasinin ninyo, pagpunta kayo, ang buhos ng pera ng national government, lumiliko. Tumatangbog lagi sa summer. Eh, ano naman ako rin, talk naman. Kasi yung mga local government, may kakayanan yan. Bakit ba hindi? Kaya lang, limited. Hindi mo rin sila masisisi. Kaya kailangan mo ng national government. Tama mali? Tama! Okay, so, tutulungan niya na kami, nangako na kayo, mamatay man kayo. Ito sabi niyo, cross my heart, don't you die? Tama?
Ngayon, ang gagawin natin ngayon, tayong konti, the core. And I call this, as a matter of life, and I'm principally life. The exponential growth, sa English, exponent. No? 1 times 2 times 2 times 2. Magsisimula sa isa, ha? Tingnan ninyo, ha? Magsisimula sa isa. Correct me if I'm wrong. Ako po magaling sa math. Bata pa lang, mathematician ako. Lucky 9, 41, 41. Tingnan ninyo, ha? Magsisimula sa isa. Ito, ha? Interpolate. Count it. 1 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 30 times. Araw-araw, dalawa lang ang kinakausap mo. 1,000,000 na hindi dyan. Mamaya, kwentayin nyo. Mga sample kayo, di ba? 1 times 2 times 2 times 2 30 times 30 days. Araw-araw na gagawin nyo, magiging marites kayo. At yung mga lalaki, kayo, maging toilets. Kasi ang babae, marites. Ang lalaki, toilet. Tall around like this. Pero, ito yung pagiging marites. Ito yung pagiging marites at toilets sa magandang pamamaraan. Okay? So alam niyo na kung paano tayo maging million. Interpidates. Tandaan niyo ang kampanya, 90 days. Ito, 30 days ko lang pinagagawa sa inyo. Tingnan niyo. Sino ang gustong manalo tayo? Bibigyan ko kayo ng tip para tayo dadami. Dito na magsimula sa sama. Sa buong sama. North, western, eastern. Buong sama. Dito na magsimula. Sino sa inyo may cellphone? No, walang cellphone. Kakaroon dito. Okay. Sino walang load? Taas ang kamay. Sino walang load? Ari. Ito gagawin natin. Mami, ah, i-text nyo na yung mga kamag-anak nyo. Kakilala ninyo. Kaklase ninyo. Ex ninyo. Pati-pati muna. Oo, tingnan ninyo. Pati-pati muna detect nyo. Ano yung detect nyo? Uy, mare. Mare, test na natin. Uy, mare. Grand. Classmate, mate. Boto natin. Isko, Doc Willie. Tapos, ito, tatlong senador. Samira Guto. Jopet Season. At Carl Balita. Tapos, text mo. Magkano yun? Magkano yun? Piso. Piso. Tama? Piso. Tanong. Ganong halaga kinabukasan ng anak mo? Halaga? Akalain nyo, mabibili nyo sa akin, piso lang. Mabibili ninyo ang kinabukasan ng inyong mga anak sa halagang piso lang. Pwede? Pwede! Boto nga kayo ng boto, hindi nyo pa nakita. Eh. Tama ba? Tama! Matagal lang kayo bumoboto? Pwede! Nakita nyo? Pwede! Naramdaman nyo? Pwede! Di ba? Kaya, kung gusto nyo tayo manalo, talunin natin yung mga malalaki, tulungan nyo na kami. Kailangan ko ng tulong ninyo. O ngayon, huwag ako kayo nagtagumpay. Para kayo tumama sa talpakan. Malalaki, nakahugod na naman kayo. Mukhang malalasan. Pero, pangako pa rin. Ang lalo nyo, binibiro-biro ko yan. Pero sa totoo, pag yan ginawa ninyo,
piso ninyo, malayo ang mararating niya. Ang tama niya, 6 na taon. Gagawin natin ngayon pagkaiba. Dati, ang politiko gumagastos sa butante. Tama? Kaya yung butante, pagka panalo ng politiko, bawi lang ng bawi sa ginastos sa butante. Tama? Tama, no? Gawin natin yun, ikaw ang gumastos sa kandidato. Para pagtapos ang eleksyon, ikaw naman ang babawi. Pwede? Pwede! May sense? Pwede! Pwede, no? Pwede! Na may sinimin kayo, may kaya kayo, may tama. Tama ba? Tama! So kaya? Kaya! Nadami tayo? Kaya! Sana ang mulan? Kaya! Mabasa sana tayo na uminit. Ang hirap ng mali. Pero, malakas ang loob ko talaga kapag natin. So, mga kababayan, ha? Please. Ilan ang buboto ang senador? Kami dalawa. Tama? O, pero yun ninyo, hindi pa akong presidente. Binawasan ko na problema nyo. Eh, siya na lang ang problema nyo. Eh, tatlo, nandito na eh. Tama ba? Lilima na lang kami, baka makalimutan nyo pa, ha? O, sino ang presidente? Kapwili? O, sino naman ang senador? Samira? Dope? Carl? Sino ba? Wala na kayo sa siyem. Tama? O, sige. Umay, sabi nga sa kasal. Para tayo nagkasalan na yun. Kaya may opinion. Okay. Para na yung bagong kasal. So kasal na tayo. May sumpahan na. Huwag buhay mag-asal. Sumpahan na tayo. Oh, ito sinasabi. Humayo kayo at magkarami. Ayan!